Pagkailan ba? Ngunit siya ang lalipad at hapon at pangalan. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan. Sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang.
lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya ay magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambayanan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaak at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo na may ipagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa usapin ng pagsisikap na makapasok sa makipot na pintuan patungo sa kaharian ng Diyos. Habang si Jesus ay nagtuturo at nagpapaliwanag ng daan patungo sa kaligtasan, may nagtanong sa kanya,
Panginoon, kaunti lang ba ang maliligtas? Ang sagot ni Jesus ay isang paanyaya sa pagsisikap at pagiging handa, sapagkat hindi lahat ng nag-aakala ay makapapasok sa kaharian ng Diyos ay makapapasok nga. Mga minamahal na kapatid, ang paanyaya ng Panginoon na magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan ay hindi madali, ngunit nagbibigay ng hamon, paanyaya at pag-asa sa atin. Hindi sapat na tayo ay may pormal na pananampalataya. Ang hinihingi sa atin ay isang pananampalatayang may gawa. Isang buhay na may kabutihan at tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa ating buhay, dapat buhay ang ating pananampalataya. Nakikita sa ating pamumuhay at pakikitungo sa ating kapwa ang ating pananampalataya. Kaya nga ang pagmamahal sa Diyos nakikita sa pagmamahal sa kapwa. Sinasabi natin na mahal natin ang Poong Jesus Nazareno, maging mapagmahal din tayo sa ating kapwa, lalo na sa mga kapos at nasa laylayan ng lipunan. Oo, at ipinapahayag natin ang ating pananampalataya sa pagdalo sa misa at sa pagdarasal. Mahalaga ito. Ngunit sana ito ay maipahayag din natin sa ating pang-araw-araw na ordinaryong buhay. Kaya, pagsumikapan natin na maisabuhay ang ating pananampalataya. Marami sa atin ang nagsisikap sa buhay, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagtustos sa pamilya. Pero minsan, nakakalimutan natin na ang pinakamahalaga ay ang pagsisikap sa ating relasyon sa Diyos. Ang makipot na pintuan ay simbolo ng ating pagninilay sa mga bagay na tunay na mahalaga sa ating buhay. Paano natin inuuna ang Diyos sa ating pang-araw-araw na desisyon? Kapag tayo ba ay nakaharap sa tukso, pinipili ba natin ang tamang landas kahit mahirap? Sabi ni Jesus, "Hindi ko kayo kilala." Nakakatakot isipin na ang mga salitang ito ay maririnig ng mga nag-aakalang ligtas sila. Sa huling araw, hindi tanong kung gaano tayo kalapit sa Diyos sa salita o tradisyon, kundi kung gaano tayo naging totoo sa ating pagsunod kay Jesus. Kaya nga, suriin natin ang ating mga sarili. Gaano ba ako nagiging totoo at tapat sa pagsunod kay Jesus? Noong siya ay nauhaw, nagutom, walang masilungan, walang damit, saba ay aking natulungan, saba ay aking nalapitan, saba ay aking minahal. Hindi sapat ang pagtawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, kundi kinakailangan ang pagtugon sa Kanyang tawag ng may kababaang loob at buong puso. Kaya nga dapat hindi tayo napapagod na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaso ewan nga ba, kapag magchichismis sa kapitbahay, kapag maninira sa kapwa, kapag magnanakaw, kapag mangloloko, hindi napapagod. Masaya pa. Pero pag magpapatawad, pag magmamahal, pag magbibigay, marami ang nagsasabi, nakakapagod na.
Bakit ganun? Mga kapatid, huwag tayong mapagod na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kahit na ito ay hindi pinapansin, kahit na ito ay hindi binibigyan ng halaga, huwag mapagod na gumawa ng mabuti. Huwag mapagod na magbigay. Huwag mapagod na magmahal. Huwag mapagod na magpatawad. Sa gitna ng ating mga pagsubok at hirap, ang pagnanais na makapasok sa makipot na pintuan ay hindi imposible. Tulad ng itinuro ni Jesus, kailangan nating maging handa, magpakumbaba, at matutong magsakripisyo. Ang bawat desisyon natin sa araw-araw ay isang hakbang patungo sa pintuan ng buhay na walang hanggan. Kaya patuloy tayong magsumikap, patuloy tayong magtiwala at manalig sa Diyos. Patuloy natin na isabuhay ang ating pananampalataya. Patuloy natin na ipahayag ang ating pagmamahal sa Diyos sa salita at sa gawa. Kaya dapat makitang buhay sa ating buhay ang ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Huwag nating hayaang masayang ang ating buhay sa mga bagay na pansamantala. Kaya nga tayo ay pinapaalalahanan ng ating ebanghelyo ngayon na palalimin ang ating pananampalataya sa Diyos at ituring siyang higit sa lahat. Siya ang tunay na pintuan at sa Kanya lamang natin makakamtan ang tunay na kaligtasan. Naway patuloy tayong magdasal at magsikap na maging tapat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Naway hindi tayo mapagod na gumawa ng mabuti sa ating kapwa upang ang ating buhay ay maging buhay na patotoo ng ating pagmamahal at pananampalataya sa mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo ng may pananalig sa Kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa Kanyang paghahari. Mayroong kababaang loob, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos, naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga gobyerno ng mga bansa, naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong nakinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong Panginoon o paningin. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo.
Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, itinataas namin ang mga panalangin ito ng may pananalig na naghahangad na tumugon sa paanyaya ng iyong anak, aming tanging tagapagligtas na nabubuhay at tagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyo lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Amang San Benito, San Beda, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubiling na mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos
Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanglang na ako ng katawan tungkol ng Kristo ng sa buhay. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno booklet. Ito ay naglalaman ng novena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa,
wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus, Nazareno, in my life.